pinakamainit na balita ngayong Sabado. Dalawang gang sa loob ng Manila City Jail nagkagulo. Walo, sugatan. Kasunod ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang isinuko ang Pilipinas sa China, Pangulong Bongbong Marcos nagpatutsada at tinawag na secret agreement umano ang naganap sa Duterte administration at China hinggil sa Ayungin Shoal. Ano yung tinatago mo? Bakit hindi niyo ba't di niyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? Exclusive. Lalaking paulit-ulit umanong minolestya ang anak ng kanyang kinakasama sa loob ng 5 taon. Arestado. Kuya! Kuya! Para! Masabi ko para! Kuya! Lapas na ako, kuya! Huli cab. Mga pasahero ng jeep. Takot na takot sa kaskaserong tsuper. Adventure at education in one sa corn maze na Ilocos Norte. At V ng BTS nagpa-wow sa isang sizzling hot snap. Magandang hapon po. Nagkarambulan kanina ang dalawang magkalabang grupo sa Manila City Jail. Ang away nagsimula pa raw kahapon sa gitna ng laro ng basketball. At mula sa Manila, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Ivan, Pia, walo ang sugatan matapos ang rumble ng dalawang grupo dito nga sa loob ng Manila City Jail. Mag-aalas 2 kaninang hapon, nagsagupa ang ilang miyembro ng Sige Sige Gang at Bahala na Gang. Nangyari ito sa North Sector ng Male Dormitory ng Kulungan. Base sa paunang investigasyon, nagkainitan ang dalawang grupo ng maglaban sa basketball kahapon. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang kanilang di pagkakaunawaan. 8 persons deprived of liberty ang sugatan. 6 sa kanila ang binigyan ng paunang lunas saka itinakbo sa ospital. 2 naman ang nanatili sa kulungan at doon na ginamot para sa kanilang minor injuries. Mabuti raw at alerto ang kanilang mga duty personnel kaya agad na awat ang dalawang grupo. Kinakausap po natin ngayon yung dalawang grupo, yung dorm leaders po nila, para po malaman po yung hindi nila pagkakaintindihan at para mapag-usapan kung paano sila magtutugma at hindi sila magka-clash po ulit. Magsasagawa pa ng imbestigasyon kaugnay sa gulong nangyari nga sa loob ng Manila City Jail. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jamie Santos. 5 taon umanong inabuso ng isang lalaki ang anak ng kanyang dating partner. Pero ang 2 taon na pagtatago ng suspect, natuldukan na ang pag-aresto sa kanya. Tinutukan ni Jomar Apresto, exclusive. Ay aming inaaresto sa visa ng warrant of arrest. Matapos ang 2 taong pagtatago, tuluyan ng nalambat ng pulisya ang lalaking ito. Paulit-ulit niya raw minulest siya noon ang anak ng kanyang dating kinakasama na tumagal pa ng 5 taon. Inaaresto namin siya sa isang lugar sa Tagaytay City. Top 3 most wanted person ng Manila Police District. Ginagawa daw na akusado ang krimen tuwing pumapasok sa trabaho ang nanay ng biktima. Sa murang edad niya ng 10 hanggang 14, naranasan niya po ang pang-abuso tsaka yung pagsasamantala nitong suspect. Wala daw ideya noon ang nanay ng biktima sa nangyayari sa kanyang anak. Nagtaka na lamang umano siya kung bakit parang iba na ang kinikilos ng bata. Pero nakapagsumbong lang sa kanya ang kaibigan ng bata, ilang buwan na ang nakalipas nang nakipaghiwalay na siya sa suspect. Yung thinking niya na maaari akong masira, maaari akong masaktan, yun po yung pinaka-fear niya. Kaya hindi siya nakapagsalita kagad. Dahil sa sinapit, dumanas daw ng matinding depresyon na trauma ang bata. Nahihirapan po siya. Hindi madali sa part niya natanggapin to. Nasa kustodiya ng MPD ang akusado na tumangging magbigay ng pahayag. Nahaharap siya sa 4 counts ng act of lasciviousness, statutory rape at child abuse. Sa mga biktima po, huwag kayong matakot magsalita. Magsabi kayo dahil may tutulong at tutulong sa inyo. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto nakatutok, 24 oras. Kapit ulit mga kapusong motorista, oil price hike ulit ang nakaamba sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, nasa 80 centavos hanggang 1 peso. Ang dagdag sa kada litro ng diesel.
20 to 40 centavos a month sa kada litro ng gasolina. Base yan sa average ng 5-day trading ng Min of Platts, Singapore. Naunang sinabi ng Energy Department na may epektong tensyon sa Gaza Strip sa paggalaw sa presyo ng petrolyo. 5 phreatic eruption ang naitala na sa Bulkang Taal sa loob ng 24 oras. Ayon sa FIVOX, umabot sa mahigit 2,000 metro ang taas ng ibinugang makapal na usok na nagtatagal ng hanggang 13 minuto. May naitala rin pagbuga ng nasa 10,000 tonelada ng sulfur dioxide. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal ayon sa FIVOX. At ipinagbabawal ang pamamalagi sa lawa ng Taal at ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Perfect sanang pang OOTD pero peke pala ang milyon-milyong pisong halaga ng mga branded eyeglasses, sandals at sapatos na nasamsam sa ilang tindahan sa Maynila at Paranaque. Nakatutok si John Consulta. Sabay na sa nalakay ng NBI NCR ang mall na ito sa Baclaran at mga tindahan sa Avenida sa Manila. Ako po si NBI NCR. Pakay nila ang mga counterfeit na branded eyeglass at sunglass na ibinibenta ng lantaran. Sinamsam ang mga peking salamin sa bisa ng search warrant na inisyo ng korte. Ayon sa NBI, isinagawa ang operasyon matapos lumapit sa kanilang tanggapan ang mga kumpanyang gumagawa ng mga pinaking sunglasses at eyeglasses. Sinasabi nila na blue light protection di umano. Wala po itong blue light protection. At sigurado pong masisira yung mata ng gagamit nito. Wala ding ultraviolet rays protection. Sa hiwalay ng operasyon, pinasok ang ilang warehouse sa Manila kung saan tumambad ang sako-sakong pinaking branded na sandals at clog shoes mula China. Ibinibenta raw ang mga ito sa mga tindahan sa Pasay City, Binondo at Avenida. Napakalaking lugi po ng ating pamahalaan dahil wala po silang binabayaran na buwis. Pagpasok dito pa lang sa ating bansa, hindi na sila nagbabayad. Doon sa parte ng may-ari ng brand ay malaki din ang kanilang kawalan. Aabot sa mahigit 600 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam ng mga pinaking produkto sa magkakahiwalay na operasyon. Nagain na ng motion ang NBI para sa pagsira ng mga counterfeit na produkto para di na maibenta pa sa merkado. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kinompromiso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay secret agreement nito sa China. Isa pang tanong ng Pangulo, bakit daw ba ito kailangang ilihim? Mula sa Washington DC sa Amerika, nakatutok lang si Mariz Umay. Mariz? Pia, pasado alas 5:30 na ng madaling araw ngayon dito sa Washington DC at matagumpay ngang nagtapos ang makasaysayang Trilateral Leaders Summit na dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. At samantala, si Pangulong Bongbong Marcos ay kinumpronta naman ang issue kaugnay sa umano'y pinasok na gentleman's agreement ng Duterte administration sa China hinggil sa Ayungin Shoal. Matapos kumpirmahin ng Embahada ng China sa Pilipinas ang sinasabing gentleman's agreement na umano'y pinasok ng Duterte administration sa China hinggil sa Ayungin Shoal, kabilang sa mga tanong ng Pangulo. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? Tawag nila gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte ang unang nagbanggit tungkol sa gentleman's agreement. Pero nauna nang sinabi ni Duterte na wala silang gentleman's agreement at wala siyang anumang isinuko sa China. Sabi pa ni Pangulong Marcos, hindi raw sinabihan ang kanyang administrasyon na mayroong kasunduan na dapat sundan at isikreto sa taong bayan. It was decided in the last administration that we will not record this. We will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. My question is, why was it a secret?
Tinanong nga raw mismo ni Pangulong Marcos si ngayon National Security Advisor Eduardo Anyo na dati ring nasa gabinete ni Duterte. Pero sabi raw sa kanya ni Anyo, wala raw itong alam dahil hindi siya bahagi ng diskusyon. Sabi ni Pangulong Marcos, masamang desisyon daw na isekreto ang anumang kasunduan sa ibang bansa dahil nalalagay sa alanganin ng Pilipinas. Sabi, mali yung ginawa ninyo. Hindi ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi niyo ba't di niyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? Any agreement with another sovereign state should really be known by the people. Because if that way, you're accountable. Kaya kung anumang daw foreign policy ang pinatutupad ni Pangulong Marcos ngayon, kaugnay sa South China Sea o West Philippine Sea, ay pagpapanatili lang daw na kapayapaan at pagsusulong sa ating national interest. Sinagot din ni Pangulong Marcos ang tirada ng dating Pangulo sa mga joint patrol ng Pilipinas sa ibang bansa. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And, you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that have no place in this kind of very important and very precarious, rather, discussions. Sa kabila nito, handa raw itong upuan ni Marcos kasama si Duterte para pag-usapan. Dinepensahan naman ni Marcos si Vice President Sara Duterte sa mga batikos kung bakit tikom ang kanyang bibig sa usapin ng China. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. So, I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. Pia, nagkaroon naman ng pambihirang pagkakataon na puntahan mismo ng Pangulo ng Pilipinas ang U.S. Defense Secretary sa Pentagon kung saan lalo pang pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang ugnayang pandepensa. Humarap din si Pangulong Bongbong Marcos sa Business Forum kasama ang mga CEO ng mga kumpanya dito sa Amerika na nagpahayag na mamumuhunan sila sa ating bansa o di kaya'y lalo pang palalaguin ang mga kasalukuyan na nilang operasyon sa Pilipinas. Samantala, kagabi ay tumulak na rin si Pangulong Bongbong Marcos pabalik sa ating bansa. Sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika para sa GMA Integrated News. Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umali. At susunod, ang nahulikam ng mga pasaherong takot na takot sa kaserong driver. Lalaki sa Camarines Sur ng habol ng espada sa gitna ng liga. At ang maisan sa Ilocos na may hatid na dagdag kaalaman. Tutukla sa 24 Oras Weekend. Pansin nung tito ko na ano na wala na yung scooter kasi wala sa baba tapos wala din sa taas kasi minsan inaakyat ko eh. So ang ginawa ko, pumunta ako sa barangay para ipa-check sa kanila kung ano yung nangyari sa ano sa CCTV.
sa palagay ko, may knowledge sila na ano, nandun talaga yung scooter. Kasi yung isang lalaki, may dalang helmet na pang scooter. So, parang na-scout na nila ako siguro. Yung sa pagmo-monitor ng CCTV, kaya siguro yung sa inhabitant po namin, talagang palalawakin pa namin kung sino yung mga nakatira kada bahay para ma-recognize namin kung sino yung tao pumapasok na ganito, kung taga dyan ba yan or kung sino yan. Himalang nasagip ang tatlong lalaking mahigit isang ligong stranded sa isang isla sa Micronesia. Makita ng U.S. Navy aircraft ang binuo nilang salitang help gamit ang mga pinagdikit-dikit na dahon ng palm tree. Kwento nila, nagkaaberya ang kanilang bangka kaya sila napunta sa isla. Nasa mabuti ng kondisyon ang tatlo. Hindi raw sasali sa tigil pasada ng manibela at piston sa Lunes ang pitong transport group na tinaguriang Magnificent 7. Nanindigan naman sa PUV consolidation ng pamahalaan bagamat inamin nilang may ilang transport cooperative na nalugi na dahil anila sa hindi maayos sa pamahala. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nasa 78% na raw ng mga pampublikong transportasyon sa bansa ang consolidated na ayon sa Department of Transportation. Kaya tiwala silang hindi raw mapaparalisa ang transportasyon pagsapit ng April 30 deadline para sa PUV franchise consolidation. Sa dulo ng proseso, yung mga hindi nag-consolidate, babawiin na yung prangkisa po. Meaning hindi na sila pwedeng bumiyahe due to non-consolidation yung April 30. Matapos ang consolidation, isasagawa ang route rationalization o pagsasaayos ng mga ruta. Saka ipatutupad ang vehicle modernization sa loob ng 27 buwan. Pero pag-amin ng DOTR, maaaring hindi makamit ang 100% o kahit 90% na consolidation dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng ilang operator na gusto nang magretiro. Sabi din ng LTFRB, may ilang transport cooperative na nalugi dahil sa mismanagement. May mga areas like in Region 6, hindi ko na-manage ng mga officers ng transport group yung pera. So, nalugi po or hindi ko nakabayad kagad sa bangko. May mga ganun po, but these are isolated cases. Babala ng LTFRB, masususpin din ng 30 araw ang mga sasama sa Tigil Pasada. Pero ang manibela, magtitigil pasada pa rin sa Lunes at Martes. Hindi raw sila tutol sa jeepney modernization pero sa ilang provision nito. Ang tinatanggihan po namin, katulad po ng consolidation at pagkuha po ng mga mahal na unit na galing po ng China. Paano ka magkakaroon ng magandang benepisyo kung baon ka sa utang? Isa si Rolando sa mga makikistrike, kaya maaga siyang pumasada ngayon para makaipon. Magiging arawang ka na lang ron. Eto, sarili mong kayod to. Hindi katulad nung pag sumali kang co-op, magiging arawang ka na lang. Pinag-iisipan naman ni Dennis na sumama sa Tigil Pasada. Hindi pa rin daw malinaw sa kanya kung paano makikinabang sa PUV modernization. Wala naman po kasi akong alam dyan sa sinasabi ng dinipis yung buwan eh. Ang tiyak daw na di magta-transport strike, ang Magnificent 7 o grupo ng 7 malalaking transport group sa bansa. Katakot-takot na strike na ginawa nila pero wala rin silang nakuha. Walang napala kundi perwisyo sa taong bayan. Hindi ka na magpipili din, mag-modern ka agad eh. Nagbigay pa ang LTFRB ng 27 months sa iyan na 3 taon na kung nahirapan ka mag-modern, makakatakbo ka pa rin.
wala rin daw dapat ipag-alala ang mga pasahero. Nakipag-ugnayan na sila sa MMDA para sa rescue buses. Para masiguro ang kaayusan, nakipag-ugnayan na rin sila sa PNP. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Picture ni Isabel Ortega na may pagkaglam hinangaan ng ilang netizens at celebrities dahil sa kanyang stunning beauty. Kinilig din ang Isagel nang mag-comment si Miguel Tan Felix. Isa pang good news dahil ipapalabas na ang kanilang multi-awarded movie Firefly ng GMA Pictures sa Prime Video Philippines. Bukas mapapanood naman si Isabel sa episode ng Regal Studio Presents na Talking Ted na tungkol sa pagiging fur parent. After ng Sparkle Tour Canada, sumabak naman sa drama si Kapuso comedian Bubay. Mapapanood siya mamaya sa episode ng Magpakailanman na Taylor Made Success. Gaganap siya bilang ang sikat na Taylor Swift impersonator na si Taylor Sheesh. Kaya mag-ready ng ma-inspire sa buhay ng beauty queen, ng drag queen. Abangan mamaya, Liga ng Basketball nagkagulo dahil sa lalaking mahabol daw na may espada. Jeep halos lumipad na dahil sa driver na lasing pala. At bakit may mga Pinoy na ang trip sa tag-init, mainit na kape, long sleeves at hoodie? Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. How much? 5,000. No, it's too much, bro. 1,000 is too much. How much you? I give you 200. They buy 500. No, I can't give you 500. You say 250, turn around. No, I want it to marketplace. You don't understand me. You don't understand me, right? Talaga, parang may katpuro sa video na yun. Amerikano po nagalok ng ano noon ng 1,000 noon hanggang nagbababa po ng 500. Tapos yung pagbaba niya po, 250 na lang po yung usapan namin talaga noon. Talagang 250 lang po. Pagtataksil umano sa posisyon ng Pangulo bilang Commander-in-Chief, ang sinasabing gentleman's agreement ng Administrasyong Duterte sa China hinggil sa Ayungin Shoal. Yan ang tingin ng ilang eksperto. May paniwala rin si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. At nakatutok
si Mav Gonzalez. Paniwala ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Capio, tila ipinamigay na raw natin sa China ang Ayungin Shoal sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Yung agreement niya, pumayag siya, hindi natin supplyan, ng, hindi natin i-repair ang Sierra Madre. Ang pwede dalhin lang doon, tubig at pagkain. Eh, lulubog yun. Kasi rusty na. Pag lumubog yun, nawala na tayo, papasok ng China. Parang binigay niya na yung Ayungin Shoal sa China. Kung magkataon, isa pang feature sa South China Sea ang mawawala raw sa Pilipinas. Gaya ng nangyari sa Mischief Reef na tinayuan na ng airstrip ng China. Sabi ng Arbitral Tribunal, yun ang Ayungin Shoal, low tide yan. That's part of the EEZ of the Philippines. Ang Pilipinas ang pwede magtayo ng struktura dyan. Eh, then wala na tayo kasi papasukan ng China. Sabi ng isang international affairs analyst, pagtataksil sa posisyon ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces ang umano'y gentleman's agreement. The former president fell to the Chinese trap. Yung mga tao nyo, ibibiwis ang buhay nila, papabayaan nyo na yung comfort nila at welfare nila sa isang nabubulok na Second World War landing ship tank. And if a frozen situation actually favors China, then it's really tantamount to treachery or betrayal. Tingin ng iba pang analyst, hindi pang-uudyok sa China ang trilateral summit ng Pilipinas kasama ang US at Japan. Hindi po ito an arrangement to provoke the status quo. It is mainly to defend what is left of the status quo. Given the turmoil that we are all facing today, it is very much important. Ang mahalaga raw, manindigan ang Pilipinas laban sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea. We cannot allow the Philippines to become an example of how aggressor ay, you know, would allow itself na makuha niya ang gusto. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Nauna nang sinabi ni dati Pangulong Duterte na ang tanging pinag-usapan nila ni Chinese President Xi Jinping ay ang status quo at ito raw ang susundin para hindi raw magkagulo. Wala rin daw siyang anumang isinuko sa China. Kakaiba mga alagang aso sa Iloilo City dahil nakiki-stretch-stretch sa kanilang amo. It is a fur-peck world. Dahil kasabay sa stretching ng ilang fur parents, ang kani-kanilang mga adorable alaga. Kaya naman pati ang doggies, healthy rin. Bonding time na rin daw nila ito with their beloved pets. Huwag palampasin ang delikadong pagmamaneho ng lasing umanong driver. At ang album launch ng bandang Lola Amor, walang patid ang pagtutok sa 24 Horas Weekend. We'll be right back.
joyride, kundi delikadong biyahe ang sinuong ng mga pasahero ng jeep na ito sa Camarines Sur. Halos lumipad na kasi sila dahil ang chuper kaskasero. Ang pasahero sa harapan, lumipat sa likod dahil sa takot. Mabagal lang daw nung una ang jeep pero kalaunay kumarurot. Galing Calabanga ang jeep pero bago pa makarating sa Naga City, huminto ito sa bayan ng Bombon at doon agad nagbabaan ng mga sakay. Batay sa imbestigasyon ng polisya, lasing ang chuper at nakatulog sa biyahe. Hindi na naghabla mga pasahero pero tinikita ng driver para sa reckless driving. Nakikipag-ugnayan naman na ang mga pulis sa LTO at LTFRB. Nagkagulo ang paliga sa Camarines Sur matapos umanong habulin ng isang lalaking may hawak na espada ang mga manonood. Makikita na nagtakbuhan ang mga tao at may ilang nagsigawan. Bago yan, sinabi ng ilang residente at tanod na may namataan daw silang lalaking may dalang patalim na kumakatok daw sa mga bahay at binantaan pa ang mga residente. Iniimbestigahan na raw ito ng pulisya. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumaan sa due process ang pagsuspindi ng Malacanang kay Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Anya maling tanggalin ng isang opisyal na ang inuklok ng mga tao. Sagot naman ni Pangulong Bongbong Marcos, bago pa man siya maging presidente ay naihain na ang ilang reklamo laban kay Jubahib. Dumaan daw sa tamang proseso ang desisyon sa 60-day preventive suspension ng gobernador. At ganito rin ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pumima sa suspension order. Ang pagsuspindi ay bunsod ng reklamong grave abuse of authority and oppression na inihain ni Board Member Orly Amit noong November 2022. Mr. President, hindi ko na sinusunod yung demokrasya. And you are, yung pagganoon is that you are fearing towards a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipino. Actually, I only learned about the case about a year ago. I didn't know that such a case existed. We went through all of the procedures, the proper procedures, before we came to the decision, before the DILG came to the decision of imposing a suspension. Bitay ang sentensya ng korte sa Vietnam sa isang bilyonaryong property tycoon. Yan ay matapos siyang masangkot sa pinakamalaking kaso ng financial fraud roon. Napatunayang guilty si Trong Milan sa pag-scam ng aabot sa $12.9 billion, katumbas sa mahigit 700 billion pesos sa pinakamalaking bangko sa Vietnam. Pinilabas niyang utang sa kanyang mga itinayong shell company ang perang dinispalko niya sa bangko. At para pagtakpan ito, nanuhul umano siya sa mga opisyal ng bangko at gobyerno. Naghain siya ng not guilty plea para sa embezzlement at bribery charges. Aapila raw ang kampo ng bilyonaryo. Mabahagi raw ito ng malawakang kampanya sa Vietnam kontra korupsyon na nagresulta na sa pagbaba sa pwesto ng dalawang pangulo nila sa mga nakalipas sa taon. Inihanda na ang training camp sa France para sa mga atletang Pinoy na maglalaro sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa Philippine Olympic Committee o POC, tatagal ang training camp mula June 22 hanggang July 22 bago ang Olympics sa July 26. Meron po itong mga gym, sports lab, medical facility at training equipment para makapaghanda ang mga Filipino Olympian. Sa ngayon, may 13 Pinoy athlete na nag-qualify sa Paris Olympics pero umaasa ang POC na aabot sa 25 ang makakasali. Up next, ang dagdag kaalamang hatid ng corn maize sa Ilocos. At ang latest snaps ni V ng BTS na nagpakilig online. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Horas Weekend. Thank you.
So, nung makita mo pa si Rizal. Ang pakilala niya sa akin, Chinese businessman siya. CEO siya ng AAA na construction company. Tapos may iba pang business yung family niya. So yung sa pera, nauna talaga yung sa business investment na kailangan nga namin magsimula ng business. So yun, so nagsimula na ako magbigay sa kanya noon. Pinakawalan sa gubat ng Apayaw ang Philippine Eagle na aksidenteng nahuli nitong Marso. Tatlong linggong sumailalim sa rehabilitasyon ng agilang si Nariha Kabugaw sa pangalaga ng Philippine Eagle Foundation. March 19, nang sinuko ng isang residente sa DNR ang agila na nagtamo ng tatlong pellet wounds at minor injuries. Mga kapuso, patuloy na umiiral ang easterlies o ang mainit na hangin galing Pasipiko. At dahil dito, inaasahang magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Bicol Region bukas, lalo na sa hapon. Kalat-kalat na ulan naman ang mararanasan sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, asahan na maaliwalas na panahon pero posible pa rin ang thunderstorms. Bibisita si Pope Francis sa apat na bansa sa Asia-Pacific sa Setyembre. Pupunta siya sa Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste at Singapore. Ito na ang kanyang ika-43 apostolic journey na tatagal mula September 2 hanggang September 13. Sa mga nakalipas sa buwan, iba't ibang sakit ang naranasan ng Santo Papa at kinailangan din niya ng wheelchair para makagalaw. Noong 2015, bumisita si Pope Francis sa Pilipinas at kasamang dinalawang Leyte na bumabango noon sa sahagupit ng Super Typhoon Yolanda. Kapag galaan ang usapan, ang pinakamahirap daw, yung maligaw. Pero sa Ilocos Norte, okay lang daw maligaw dahil kada liko may matututunan. At yan ang sa Corn Maze sa Ilocos Norte Agricultural College sa Bayan ng Pasukin, kung saan sa bawat sulok may trivia tungkol sa agrikultura. Magi 2,000 square meters na palayan ito sa Ilocos Norte Agricultural College na plinano at tinamnan ng yellow corn ng mga estudyante at guro. Ayon sa mga namamahala, pinagbutihan nila ang pag-aalaga sa mga tanim na mais sa gitna ng El Nino para mabuo ang maize. Layo ng maize na maibalik ang interes ng kabataan sa agrikultura. Ang mga patapong gamit pwede raw gawing vintage decor at pagkakitaan. Ang negosyo naman ng isang magbabarkada nagsimula sa isang school requirement. Kita mong asenso at diskarte sa pagtutok na ito ni Dano Tingkongko. Masipag ba kayong gumawa ng assignments sa school? Same na same para sa isang magbabarkada sa Zamboanga City. Sa sobrang bibo ang kanilang school requirement, pinagkakitaan na rin nila. Isa sa requirements namin is kailangan namin mag-open ng business. Pilit po namin is boneless chicken wings na may filling inside. Noong fourth year kami, in-implement namin. Nag-aaral pa raw sila nang itayo ang unang branch noong 2022 at natapos ito noong 2023. Na-experience namin mag-work more than 12 hours yung hassle ng paghahanap ng supplies. Mula nun, patuloy pa silang nag-spread ng wings and fry. At huwag ka, malayo na ang nalipad ng kanilang requirements noon dahil ang kanilang business may tatlong branches na ngayon. Sa simula lang talaga siya mahirap. Parang gamay mo na talaga paano mo siya i-handle and i-run. Parang dun mo ma-feel yung sense of accomplishment. Parang mapaproud ka talaga sa sarili mo na hala, parang last year hindi ko naisip na mararating ko to pero andito na ako. So it yung risk.
Sa lumang bahay naman ito sa Pasuki, Ilocos Norte, ang dati mga patapong gamit ginawang mukhang mamahaling vintage decor. Mga kahoy na inanod sa dagat, beach-inspired home decor na ngayon. Mga lumang paratroopers helmet, boom! Gawing lampshade. Nirepurpose sa mga yan ng vintage collector na si William Ragindin. Basta lahat ng lumang gamit sa amin is ginagawa namin ng buhay. Nire-repurpose namin lahat para hindi mawala sa istorya ng ating lipunan. 10 taon na raw niya itong ginagawa. Malakas ang dating ng mga fan ng mga old items. So, hindi kami nababakante. Meron palagi kaming nabebenta o bisita. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Tangkang pagnanakaw sa tindahan sa Pangasinan, yan at iba pang balita probinsya, ating paspasan. Tangkang pagnanakaw sa isang tindahan sa Mangaldan, Pangasinan, nahulikam. Pasilip-silip pa ang lalaki habang sinusubukang sungkitin at sirain ang padlock ng tindahan. Pero matapos ang mahigit isang oras, umalis siyang walang nanakaw. Ang pulisya, pinaigting daw ang pagpatrolya sa lugar. 2 boarding house at 1 bahay sa Baguio City na tupok. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, isa ang sugatan habang 65 residente ang nasunugan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy at halaga ng pinsala. Runway ng Davao International Airport, 4 oras isinara kaninang madaling araw. Inaspaltuhan ang ilang bahagi ng runway na bahagi ng repairs doon mula pa noong Enero. 6 na inbound flights ang na-delay kaninang umaga. Wala namang na-cancelang flight. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. It's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig. Nakahinga mag-isang nangihiyay. And it's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig. Sino nga ba ang hindi nakakaalam ng kantang ito ng OPM band na Lola Amor na naging anthem na ng mga Pinoy lalo tuwing umuulan? Kwento ng banda, hindi nila akalain na magiging mainit ang pagtanggap ng publiko sa kanilang mga kanta na naging daan para makapag-perform sila sa sold-out concert ng British rock band na Coldplay nitong January. Ang hit song ginawa na rin ng parody ni Kapuso comedy genius Michael Visa Bubble Gang. Pinerform din ni GOT7 Bam Bam sa kanyang Manila concert at nagustuhan ni Jake ng K-pop group na NHYPEN. Today, finally ay ilo-launch na nila ang kanilang debut album kasabay ng isang concert sa Makati matapos itong ilang ulit na ma-postpone dahil sa pandemic. Kabilang sa mga kanta sa album ang Raining in Manila, This Ain't Love at Umiinit na perfect song daw ngayong summer. Manonood din daw si Lola Amor, ang lola ng lead vocalist na si Pio kung kanino hango ang pangalan ng banda. Magpe-perform din sa concert ang past members ng banda. Pero ito naman ang last gig ng bassist na si Raymond na nagdesisyong umalis na ng banda last March. Suportado naman daw siya ng mga kabanda kaya mas lalong magiging memorable ang concert nila ngayong gabi. Aubrey Carampel, updated Showbiz Happenings. Ang kailangan ngayong matindi ang init, presko ang pakiramdam. Pero ang trip ng ilan, mag-long sleeves at humigop ng mainit na kape. Pero paalala ng DOH sa mga Coffee is Life, hinahinay po ha. Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Ang init! Ang init naman! Ay, nako, ang init sa mundo! Grabe nga ang init ng panahon ngayon, no? Pero kung itong si Kuya ayaw nang magdamit, bakit kayo nakahubad? Sobrang init po. Mabilis po pagpawisan pag nakahubad. Ay, pag nakadamit po. Si Jay-Z, naka-polo shirt na, naka-hoodie pa. Because of my skin allergies, pag nainitan siya ng sobra, nagtitrigger yung mga, ano ko, yung mga eksema, ganun. Hindi presko, pero mas titiisin niya na raw ito kaysa magka-rashes at humapdi ang balat. Si Nanaya at Ederina naman, naka-knitted long sleeves at naka-cardigan kahit tirik na tirik ang araw. Para na rin po protection sa init, ganun. Mahirap na po kasi umitim. Iba din po kasi yung ano ng init, maano siya sa balat eh, masakit. Kaya mas comfy po pag ganito. Sabi ng Health Department, para iwas sunburn, mainam daw na ang suot, natatakpan ng mga braso, binti at ulo. Basta dapat manipis ang tela.
pampapresko rin ngayong tag-init ang samalamig. Pero wag ka! Si Nanay Carmen, tanghaling tapat, mainit na kape ang tinutungga. Nakakatatlong tasang araw siya. Pag hindi ako mawawanag kape, parang pinapena ako. Gaya ka ba ni Nanay Carmen na coffee is life? Hinay-hinay payo ng DOH. Sa mainit na panahon, hindi kaya ng katawan natin na alisin yung init kasi yung paligid natin ay mainit rin. So pag tayo ay iinom ng mainit na likido, ating parang pinapahirapan yung proseso ng homeostasis kasi imbis na magbawi sa katawan natin yung init ay nagkagalitag pa tayo. Nakaka-dehydrate din daw ang kape, mainit man ito o malamig. Payo ng DOH, limitahan ang pag-inom ng mainit na inumin. At kung iinom ito, sundan agad ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ngayon Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 Oras.